na yung mga foreign investors, gustong-gusto nila talaga yung mga Pilipino. Kasi yung productivity nila, kung nasa abroad sila, dito sa atin, ang sabi ninyo, mababa because of the incentives issue. So, paano natin, ibig bang sabihin, is there something wrong on the part of the Filipino employers kung bakit hindi nakukompensate ng husto yung pangangailangan ng ating labor force, kaya yung productivity nila mababa compare to abroad? Pakialamin, maganda yan. Alam mo, ang problema dyan, marami tayong patas, marami tayong ano, na antiquated na dapat palitan. Among others, matagal na namin sinasabi, yung batas natin sa labor code, antiquated yan. Maraming provision dyan na hindi na kage ngayon. No? Alam mo, naalala ba nyo kung ginawa yung labor code na yan? Yung malakas sa malakas yung pesa, yung EPSA no? Ang daming kumpanya. Export processing zone, yes. Naubos yun. Dahil napasukan nung bagong, ayoko naman magbigyan ng pangalan, na lagyan tayo ng isang secretary of labor na hindi natin maintindihan na galing sa kaliwa. So kung ano-ano yung pinagpapasok sa labor code, lalagyan pa ng mga provision na... Ay, natakot mga foreign investors na? Natakot, nagsaraan. Lumakas sa iyo mga unyo, sila nagbabanggaan doon. Nasasaray mo pa niyan dahil sa mga nagugulo yung mga unyo. Yun ang sinasabi natin. Marami, lalo na ngayon, hanggang ngayon, issue pa yung security of tenure. Di ba? Lagi nila sinasabi yun. Ang totoo, hindi na totoo yun eh. Si Presidente Duterte binito yung bill ng security of tenure noon. Hindi naman hindi na tao bakit. Kasi sinasabi nung ayaw niya nung, kasi umikot siya sa mga boss. Nainis siya dahil nakita niya yung 555 tsaka yung endo. Naku, hindi tama yan. Hindi tama yan. Dapat we'll put an end to that. Yun ang sinasabi niya. Ang problema, ini-interpretasyon ng iba na ang sinabi na lahat ng kasi ng kontrata, labor, tatanggalin. Hindi naman pwede. Hindi naman pwede. Hindi naman po pwede sabihin sa mga investors, for instance, na ikaw, dapat yung empleyado mo, dapat permanente lahat. Dapat yung ano, halimbawa, nasa New York ka, investor ka, maglalagyan ka ng kumpanya rito na hindi mo pwede tanggalin. Na hindi mo po pwedeng, at sasabihin pa sa'yo, wala ka dapat na contractual workers dyan. Dapat permanente lahat dyan. Itinapos na yun. Nung 2 years ago, naglabas ng ano yan. Lahat ngayon, lahat ng empleyado, after working 6 months, lahat ng empleyado ngayon under sa new law, lahat na empleyado working 6 months, even cumulatively, should be permanent. Maliwanag yan. Pero hindi nila kinikita. Alam mo bakit? Ang gusto nila, kung halimbawa, yung San Miguel, isang example eh, may mga kontratista, gusto nila, after 6 months, magiging permanent sa San Miguel yung hindi na po pwede. Kaya nga yung mga contractors natin, tinaasa ng requirements. Hindi, dati-dati, uso-uso yung kapo system eh. Na yung anak mo, kunwari siya yung contractor. Tapos si, di ba, ngayon, mataas ang requirement, ina-accredit yung mga yung service provider. Ina-accredit, mahalang capitalization. They're making sure na yung mga contractors na ito, ba-address yung requirements ng labor. Kung halimbawa, natapos yung employment, kailangan i-separate, babayaran yung separation pay. Lahat ng benefits, babayaran nila. Hindi naman po pwede i-require mo yung mga kumpanya na kumukuha na. Under kasi the international parlance, meron mga country na 100% ng tao, contractual eh. Yung service provider, hindi naman contractual. Na permanente mo sa service provider. Dito nililigwan pa nila, hinahanap nila maging permanente mo sa mga
Pero hindi mo lang sa investor yun. Natatakot ang mga investor sa ganun. Binibiro mo, bigla, may mga criminal pa mga penalty. Binibiro mo, investor ka from New York. Nagtayo ka ng kumpanya rito. Tapos nagka-problema. Bigla na lang ikaw, may criminal case doon. Eh, hindi lang kumupunta rin. Sa Vietnam na lang ako, tsaka sa ano na lang ako, bigla. Okay. One last question from my end.